Hello mga kababayan! So, nandito na naman kami muli upang maglingkod sa inyo. Okay, so once again, ito po si Engineer Aba. One of the special, marketing specialist and franchise specialist ng DoveX Corporation. Okay, so right now, we'll be sharing to you some tips about patungkol sa paano natin palaguin ang ating mga tauhan or kahit na yung sarili natin on a daily basis. Take note, pwedeng on a daily basis, di ba? Minsan, on a monthly basis, yung assessment natin sa sarili natin or sa mga tauhan natin. Pwede naman pala din everyday. Okay? So, what really inspired me to do this na mag-improve talaga dapat araw-araw is actually from a book from Wallace Wattles. Itong libro na ito, since 1912, yung Science of Getting Rich. Ito rin ay in-endorso rin at ginamit din ni Rhonda Byrne. Diba? Yung author ng The Secret. Familiar ba kayo ng The Secret? Diba? Siguro, halos lahat sa atin. Alam yung libro na yun. Alam yung video na yun. Diba? Yung The Secret from Rhonda Byrne. So, sabi ni Wallace Wattles, para daw na mag-succeed ka, all you need to do or to aim is for yourself to increment or improve even by just 1% on a daily basis. Meaning, after 30 days, kung nag-improve ka ng 1%, diba? So, you've incremented already 30% better to the person a month ago. Diba? Ano na lang kaya kung sa isang taon yun? Diba? Na ginagawa mo on a daily basis na nag-improve ka. Pero ang tanong, paano mo kaya mai-improve ang sarili mo on a daily basis? Lalo na kung ikaw lang ang mag-isa sa hinegosyo mo. Diba, ang dami ngayon sa panahon ng pandemic, natuto lang na magluto ng leche flan. Meron na kaagad negosyo sa bahay, di ba? So leche flan, di ba? Meron na kaagad na maliit na negosyo, pero wala siyang mentor, di ba? Wala lahat. Okay? So gusto mo ba na i-improvein mo yung negosyo mo? Gusto mo ba umangat yung negosyo mo kahit na araw-araw, weekly or buwan-buwan? Okay? So ang technique na ito or ang process na ito ay ang tawag natin dito ay checkpoint. Okay? Checkpoint. Okay? Iba yung checkpoint sa mga army saka sa mga pulis, lalo na sa panahon ng pandemic ngayon. Ibang checkpoint yun. Yung checkpoint na ito, actually, you post and meron kang itatanong sa sarili mo or sa tauhan mo. Kung ikaw lang ang nag-iisa sa negosyo mo, sa sarili mo. So, ano yung mga tanong na yun? Una, unang tanong. Okay? So, ano kaya ang unang tanong? Okay? So, you comment down below kung alam mo kung anong unang tanong. Okay. So, shall we move on? Okay? The first question is, what was good? Ano kaya ang mabuti na nagawa mo? Ano kaya ang naging accomplishment mo ngayong araw or kahapon? Kung mag-checkpoint ka sa madaling araw, ano kaya ang nagawa mo kahapon na mabuti? Ano kaya yung accomplishment mo kahapon? Okay? So, paano yan? Di ba? Simple lang. Example, ako, mabuti. Ano bang mga mabuti na nagawa ko kahapon up to now? Okay? So, gumising ako ng maaga. Tapos, kailangan ko na mag-ehersisyo kahit na panahon ng pandemic. Talagang nagawan ko ng paraan na mag-ehersisyo. Kasi nga, yun ang goal ko on a daily basis. Pagkatapos mag-ehersisyo, dapat kumain ng tama. Ayun, nakakain ako ng vegetables. Wala na akong wala na akong meat. Nandun na ako sa pagkapatungo na ako pagiging vegetarian. Ayan, mga accomplishment. Okay? Kasi simple lang yan. Example lang yun. So, kung sa hanap buhay, okay, kung nasa sales and marketing ka o nasa pagbebenta ka ng leche flan, di ba? Kahapon, nakabenta ako ng ilang tubs. Nakabenta ako ng 50 tubs kahapon. Nakapag-deliver ako sa Davao Express. Di ba? Sa Food Panda, di ba? Nakapag-plug-in pa tayo kay Food Panda, saka kay Davao Express, di ba? Kay Grab. So, dumami. So, umabot ka ng 50 na delivery. So, what was not good? Yan ang pangalawang tanong. Ano yung pangalawang tanong? What was not good? Okay? So, balikan natin, para hindi nyo makalimutan. Ang unang tanong, ano yung mga magagandang bagay? Ano yung good na nagawa mo? Tapos ngayon, ang pangalawang tanong, what was not good? Okay? So siguro, sa panahon ng pagluluto mo sa leche flan, di ba? Nasunog yung isang tub mo, isang batch mo.
ng niluluto mo. Bakit nasunog? Eh, meron kasi akong ginagawa eh. Nakalimutan ko. Pinaksikaso ko kasi yung anak ko eh. Eh, ano eh. Umiiyak yung anak ko. Kinakabla ko yung anak ko. Nakalimutan ko tuloy yung niluluto ko na lechon. Yun, yun ang hindi good. Example lang yan, ha? Okay, so, ano yung pangatlong tanong? Ano kaya ang pangatlong tanong? Okay? So, this is the last but not the least question, di ba? Na dapat niyong tanongin para mas lalong makita ninyo na mag-improve talaga kayo or yung mga tauhan ninyo kung ito yung itatanong niyo sa kanila. Okay? So, the last question is what? Okay? The last question is all about what could have been better? Okay? What could have been better? Okay? Sa Tagalog, ano sana ang dapat na ginawa ko upang mapabuti? Okay? Ano dapat ang gagawin? Sabi ni Sherpa, unsa-unta akong dapat na ako ang kinanghanglanon nga buhaton. Okay? So, ano dapat ang gagawin? So, patungkol dun sa leche plan, di ba? Na negosyo, nasunog. So, what could have been better? Dapat sana naglagay ako ng alarm clock na yung pagluto ko sa leche flan ay nasa 30 minutes lang. Okay? So, tama ba yun? Ang pagluto ng leche flan is 30 minutes lang. Okay? So, baka may mga suggestion kayo. Baka mali yun, di ba? Comment na lang kung 25 minutes lang or isang oras ba para mas lalong maging masarap ang leche flan. Okay? So, dapat merong alarm clock na nakalagay. Or, dapat na while na kinakarga yung bata nasa tapat ng, di ba? Nasa tapat ng niluluto. O baka mapaso naman, no? Kung nasa tapat ng niluluto sa steamer. Di ba? So, kung mapansin ninyo, di ba? Kahit na ikaw lang mag-isa, nasasagot mo yung sarili mo kung ano yung mga dapat na mga ginawa mo upang mag-improve ka on a daily basis even by just 1%. Ano na lang kaya ang mangyayari sa negosyo mo? Kung ang negosyo mo nag-e-increment ng 1% na growth on a daily basis. Meaning, sa isang taon, mahigit 100% yung growth mo sa negosyo. Okay? So once again, ang tips natin ngayon is all about checkpoint. Okay? Ang mga tanong ngayon, una, what was good? Pangalawa, what was not good? Pangatlo, what would have been better? Sana'y natutunan nyo ang maiksing programa na ito, ang video na ito. At kung nakita ninyo na ito'y makakatulong din sa mga kaibigan ninyo, sa mga kasamahan ninyo, pwede nitong pwede nyo i-share yung video namin, and then pwede nyo rin i-thumbs up para mas lalong makatulong sa channel na ito. Bakit? Tayo ang magtulungan. Tayo, mga Pilipino, ang dapat magkatulungan. Magtulungan tayo. Thank you.